Malaganap na paniniwala ng karamihan sa atin sa kasalukuyang panahon tungkol sa kaluluwa ang mga sumusunod. Una, ang tao ay binubuo ng kaluluwa at katawan lamang, at ang kaluluwa ay walang kamatayan. Pangalawa, ang espiritu ay siyaring kaluluwa ng isang tao. Pangatlo, kapag namatay ang isang tao ay humihiwalay ang kaluluwa o espiritu ayon sa kanila at pumupunta kaagad sa langit o di kaya sa purgatorio o sa impyerno. Pang-apat, maaaring maglakbay ang kaluluwa ng hiwalay sa katawan at maaari pa nitong madalaw at makausap ang kanyang mga mahal sa buhay o ang kanyang mga kaanak. Totoo kaya ang mga paniniwalang ito? Pag-usapan natin ito ngayon. Buksan natin ang ating isipan at unawain ang maraming bagay. Simulan natin ang ating talakayan sa ganitong tanong. Ilan ba ang sangkap ng tao ayon sa Biblia? Sa Unang Tesalonika, Kabanata 5, Versikulo 23, ang sabi, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag ang pahayag ng banal na libro na tatlo ang sangkap ng isang tao. Ito ay ang kaluluwa, katawan at espiritu. Hindi kaluluwa at katawan lamang gaya ng paniniwala ng ibang tao. Totoo rin ba ang paniniwala ng iba na ang kaluluwa at espiritu ay iisa? Ganito ang pahayag ng banal na aklat sa Hebreo Kapitulo 4, Versikulo 12. Ang pahayag, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim na bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ayon sa Biblia, hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, kaya tunay na magkaiba ang espiritu at kaluluwa dahil darating ang panahong maghihiwalay ang dalawang ito at ito'y sa panahon ng pagpanaw ng isang tao. Maliwanag kung gayon na hindi totoo ang malaganap na paniniwala na ang kaluluwa ay siyaring espiritu. Ano ang mangyayari sa tatlong sangkap na ito kapag ang tao'y namatay na? Ganito ang pahayag sa Henesis, Kabanata 3, Versikulo 19. Ang sabi, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ang katawan ng tao ay nilikha ng Diyos mula sa alabok, at dahil sa ito ay yari sa alabok, ay sa alabok din ito na uuwi kapag siya ay pumanaw. Pero hindi lamang katawan ng tao ang mamamatay, dahil pati ang kaluluwa ng tao na nagkasala ay mamamatay rin. Ganito ang pahayag ng Biblia sa Ezekiel, Kabanata 18, Versikulo 4. Ang pahayag, narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Kaya mali ang paniniwala ng karamihan sa atin na ang kaluluwa ay hindi di umano namamatay at ito ay humihiwalay daw sa ating katawan. Dahil kapag ang tao ay mamamatay,
ang ating katawan na sa alabok nagmula ay babalik din sa alabok, at ang ating kaluluwa ay didikit din sa alabok. Ito ang mababasa natin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 119, versikulo 25, at Kabanata 44, versikulo 25. Ang laganap na paniniwala na ang kaluluwa ng isang tao ay walang kamatayan ay hindi totoo. Ang kaluluwa na nagkakasala ayon sa Biblia ay mamamatay. Wala namang tao sa mundo na hindi nagkasala maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya lahat ng pangkaraniwang tao na nagkasala, ang kanyang kaluluwa ay mamamatay. Kapag siya ay namatay na, ipinakita rin sa atin ng Biblia na hindi totoo ang paniniwalang humihiwalay ang kaluluwa sa katawan. Ang sabi ay nakasubsob o nadidikit sa alabok na ang tinutukoy ay ang katawan. Kapag ang isang tao ay namatay, babalik sa lupa ang kanyang katawan. Ganon din ang kaluluwa nito ay mamamatay. Ang espiritu naman ng tao ay babalik sa Diyos, dahil ang Diyos ang nagbigay nito sa mga tao. Ganito ang patotoo ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes, Kabanata 12, versikulo 7, sa King James Version. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Sa makatwid, ang espiritu ay babalik sa Diyos. Ito ay binabawi ng Diyos sa tao kapag siya ay pumanaw na. Kaya hindi totoo ang paniniwala na ang kaluluwa ay hindi namamatay at umaakyat kaagad sa langit, nagpupunta sa purgatorio o di kaya'y sa impyerno na kaagad mapupunta kapag ang isang tao ay namatay na. Sinasalungat ito ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Ang katotohanang nasa Biblia ay ang kaluluwa ay namamatay at nadidikit sa alabok o katawan. Sa madaling salita, ang katawan ng tao ay nabubulok at bumabalik sa kanyang pagkalupa. Hindi rin totoo na humihiwalay ang kaluluwa sa katawan, kundi kasama ng katawan sa pagkabulok. Tanging ang espiritu lamang ang umaakyat sa langit dahil kinukuha ito ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, ano ang mangyayari sa tao kapag ang kanyang espiritu ay magbalik sa Diyos? Ayon sa banal na libro, sa Awit, Kabanata 146, versikulo 4, ang sabi, ang hininga niya ay pumapanaw, siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa, sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Ang isang taong namatay ay nawawalan ng pag-iisip, dahil ang espiritu ay siya nating pag-iisip, pandama. Ito ang dahilan kaya tayo nasasaktan, nalulumbay, natutuwa, umiibig at namumuhi. Lahat ng ito ay mawawala sa isang tao kapag siya'y patay na, dahil binabawi ito ng Diyos na nagbigay sa kanya. At dahil sa wala ng pag-iisip ang isang patay, hindi na nito nalalaman ang mga bagay na nangyayari sa paligid o sa daigdig ng mga taong namumuhay pa. Ganito ang pahayag sa banal na libro sa Ecclesiastes, Kabanata 9, versikulo 5 hanggang 6, ang pahayag, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan, maging ang kanilang pag-ibig
gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi, panamagpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Kaya ang kaugalian ng iba na kinakausap ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay o sino man sa mga taong patay na ay hindi nararapat gawin sapagkat hindi na nalalaman o naririnig ng taong patay ang ginagawa ng kanilang naiwan. Kaya isang kamalian na kausapin pa ang isang taong patay na gaya nga nang nakikita nating ginagawa ng iba na kinakausap yung puntod ng kanilang mga yumao. Isa itong napakalaking pagkakamali. Bukod doon, karumaldumal sa harap ng Diyos ang pakikipag-ugnayan o pagsangguni sa mga patay. Ito ang sabi sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 18, versikulo 10 hanggang 12. Ang sabi, huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nang huhula o nagmamasid ng mga pamahiin o inkantador o manggagaway o inkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay sapagkat sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na ito, ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Kaya iwasan natin ang pagsangguni doon sa mga tinatawag na medium na nagsasagawa ng tinatawag na pakikipag-usap sa mga patay. Dahil natitiyak natin mula sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia na hindi na maaari pang kausapin ang mga yumao nating mahal sa buhay. Kung mayroon man silang nakakausap ay natitiyak nating hindi iyon ang mga yumao nating kaanak. Dahil wala namang hindi kayang gawin ng Diablo, mailigaw lang o madaya lamang nito ang mga tao. Ang Diablo din ang dahilan kung bakit may mga nagmumulto at pinapaniwala tayo na totoong iyon ang mga yumao nating mga mahal sa buhay upang tayo ay dayain at para kanyang sirain at kontrahin ang mga katotohanan ito na nakasulat sa Biblia. Ganito ang pahayag ng Biblia sa Apokalipsis, Kabanata 13, versikulo 13 hanggang 14. Ang sabi, at siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao at nadadaya niya ang mga naranahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop. Meron pang paniniwala ang marami na kapag ang tao ay namatay na banal, katulad halimbawa sa santo at santa, ay dediretso na raw agad ito sa langit. Totoo kaya ang paniniwalang ito? Ating tunghayan ang patutuon ng Biblia sa Gawa, Kabanata 2, versikulo 29 at 34. Ang sabi, mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Sapagkat hindi umakyat si David sa langit, datapwat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Si Haring David ay hindi umakyat sa langit. Hanggang ngayon ay nananatili ang kanyang libingan sa atin. Kung ating babasahin ang nakasulat sa Awit, Kabanata 86, versikulo 2, ang sabi ni David, siya ay banal.
Kaya hindi totoo na kumot banal o isang santo ay aakyat na sa langit. Maliwanag na nating nakita sa Biblia kanina pa na ang kaluluwa ng tao ay hindi humihiwalay sa kanyang katawan. Sa Makatwid, kung saan nalibing ang katawan ng isang tao, nanduroon din ang kanyang kaluluwa. Ang tao ay mananatili sa kanyang libingan hanggang sa panahon na ang langit ay mawala at ang pagkawala ng langit ay magaganap sa araw ng paghuhukom na siya ring muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagparito ni Kristo na siya ring panahon ng pagkabuhay na mag-ulit ng mga patay. Sa araw pa lamang ng paghuhukom o sa muling pagparito ni Kristo, malalaman ng tao kung saan siya mapupunta, kung sa langit ba o sa impyerno. Dahil sa panahong iyon, doon pa lamang igagawad ang gantimpala at pagpaparusa sa lahat ng mga tao. Hanggang dito na lamang ang ating video. Buksan natin ang ating isipan at unawain ang maraming bagay. Maraming salamat and God bless. Hanggang sa muli, paalam!